Ito na po yung ating mga sangkap na gagamitin sa pagluto ng kabsa rice o chicken kabsa. 900 grams sa mixed chicken part. 2 cups of tilda basmati rice. 2 cups lang po dahil tatlo lang po kami kakain nito. Actually, marami na po itong 2 cups. Pwede niyo pong i-adjust kung marami po ang kakain. Pwede niyo pong dagdagan. Mga 2 tablespoons lang ito. 1 to 2 tablespoons lang. Isang perasong kamatis, medium size. 2 red onions. Isang buong bawang. Cardamom seeds. Fenugreek seeds. Cinnamon sticks. And 2 stalks of onion leeks for garnish, and bay leaves. Ang bay leaves depende na po sa inyo mag-adjust. I'm using 6 pieces of bay leaves here. Salt and pepper. Salt and black pepper, ground black pepper. Lagyan lang po natin ng tubig ang ating bigas. Ibabad lang po natin siya. Mamaya malambot na siya at madali siyang maluto. Leave it for some time while we prepare the ingredients. Let's start with our green onions. This is already washed. Set this aside, we will use it later. Now let us peel our onions. Start cooking. Antayin lang natin na uminit yung ating kaserola bago natin ilagay yung ating mantika. Check lang po natin. I think pwede nang lagyan ng mantika. Mga 2 tablespoons of olive oil. Ilagyan na natin yung ating bawang. Hindi pa masyado mainit yung ating mantika. Sulugan natin yung ating sibuyas. Sulugan natin yung ating mga spices, cardamom seeds, cinnamon sticks, bay leaves,
vinaigrette seeds. Haluin na natin ito. And yung ating chicken na may timplang asin at paminta. Bago natin ilagay yung kamatis at tomato paste para maluto muna yung ating karne bago malagyan ng kamatis dahil maasin po yung kamatis. Then, lagyan na natin sa palambutin natin yung ating manok bago ilagay yung ating rice. Lagyan natin siya ng asin. Kalimutan ko yung asin kanina. Isang salt. Black pepper. Then, continue simmering it. Pag-upuwi rin natin yung pagpapalambot ng ating manok. Tanggalin na natin yung ating chicken sa sabaw niya. Lagyan natin siya dito. This is all our chicken. I just take them out from the broth. Now we can boil this in our oven or just keep it as it is. It's okay. But for me, I want to dry it up. So I'm going to broil it. Now we're going to strain our
po. Salain lang po natin para yung kanyang mga spices hindi maihalo sa rice. Discard this ones. Tapon ko lang ito. Ito na po yung ating rice na ibinabad kanina. Sama lang po natin dito sa ating sabaw. So bawasan pa natin siya. Atin siya. Ito na yung ating rice, kumulo na po siya. So hugutan natin yung panakapoy. Pwede natin siyang lagyan ng sili kung gusto natin ang maanghang. Pero sa amin, iwas mo na kami sa alam. So, takpan lang natin siya ulit. And cook at low heat hanggang sa maluto lang yung rice. Mahina-mahina lang po yung apoy. Ito na po yung ating chicken kabsa or chicken kabsa rice.